Belly bulge. Kung tawagin sa Tagalog ay buntis. Hindi, joke lang. Ito yung nabukol yung dito. Kasi aangat tong ano eh. Aangat yung bridge. So tendency, aangat dito hanggang tumalsik na siya. Ngayon ganito yung case na itong Ovation na to. Kung makita nyo, ayan. Bago yun. Ayan, makikita nyo. Test bone, ayan, laki yun. Dito. I-rock mo para makita nyo. So ito buntis, ganun din pa ganyan, ganun din. Yeah. Yung cause ng belly bulge is humidity pag nag-iba-iba yung temperature, tapos minsan expose siya sa bigla ang init tapos bigla ang lamig. Eh dito pa naman sa atin, 'di ba, may humid. Kaya nasisira yung forma ng brace sa likod. Yan yung naging cause niyan. Tapos tatalsik to. Bad trip. So mag-i-install tayo ng bridge doctor na gawa natin dito. Ngayon, sound comparison lang. Ito wala pa. Wala pa nakalagay. Yan. Wala pa sa loob. Sa may bridge, wala pa nakalagay. So mag-i-install tayo mamaya. Then i-compare natin yung meron o wala at saka yung wala. Tingnan natin kung ano yung may sound difference ba siya. Kasi gagamutin natin yung buntis nga lang eh. Tapos tingnan natin kung naapektuhan din yung tunog. Basic na chords lang. So strums muna. Install lang kami, then compare natin mamaya. Para ano to, mag-lessen yung or mawala yung belly bulge. Kasi grabe to eh. Taas. Minoist ko muna yung loob. Ang buenas nga kasi nabubuksan tong Ovation eh. Paano pag hindi nabubuksan, paano kinakabit yun? Sa lata lang? Sa butas naman dyan. Ayan, buti na lang. Ganito siya. Sakto naman tong pinaglalagyan natin. Ovation. Ayan. Yun. Ginamit ko pala cedar na wood para dito sa reinforcement sa ilalim. Tapos nag-lock na siya. Maglalagay na lang ako ng tension rod para mas maharap pa. Laki agad ng nawala ko. Ngayon maglalagay na lang ako ng tension rod. Kasi super buntis siya eh. Laki nang in-improve kaagad. Ayun na siya sa loob. Lalagay na lang ang tension rod para siya yung hahatak ng buntis pa baba. Okay. Kung makikita nyo, may arc siya. Ito yung mag-treat para pumasok yung ano tag dito, yung top. Di ba nakalundo siya pa ganyan dun sa kabila?
kalundo siyang paganyan. Ito yung counter sa kabila para hatakin niya to papasok. Ganyan yung installation niya. Yan. Tapos may screw dyan sa gitna. Hatakin niya yung block na nilagay natin papasok dito. So, imo-moist natin yan. Siya yung magtitreat dito para bumalik sa dating pwesto tong top. Yan. Kaya may arc to eh. Hindi siya flat. Ayan ako, napansin mo. Yan. Okay. Ngayon, moment of truth. So, ito na. Dali lang, titingnan natin. Yun. Nakaka-excite pag kung papalpa ko, hindi. Ayan, parang truss rod siya. Nahahatakin niya yun. Yung bloke papasok dito. Then, gamit ang ulit ng gulay. Ah, i-rock natin. Kasi last time, kalapang nga sa. Grabe talaga yun. Yes, sir, sumumuha. Kaya mo dyan, i-picture ka. I-picture ka nito. Lumiit na. May kids kasi. Pero hatakin pa niya yan eh. Imo-moist pa natin. Ayan na. Yung deep, yung pag-anon. Yung pag kita ba? Aray. Tsaka, din masumayad na ang string. Yun na yun. So, dagdag tayo tension. Yan o. Tingnan natin muna. Sarado ko. Kaso paano tutunog ito eh? Tataas ko patuloy yung action. Super baba naman ngayon. Lalagay lang ako ng spacer. Dali ah. Yep. Bakalan natin. Tingnan ko lang kung nahatak siya. Ilang minutes. Ito na. Sound comparison na dun sa wala pa tsaka meron na. Ang laki na nabawas. Ngayon, bababa pa yan ang bababa kasi parang may counter brace siya dun sa loob. Tingnan natin in due time kung mawawala siya talaga lahat. Totally. Ngayon kasi, ang laki na ng binaba. Ayan o. Ayan. Dito, yan. Meron pa siya konti. Siyempre, kakabit lang natin. Tingnan natin. Kasi minoist na rin namin yung loob eh. Ito naman yung tunog. Pansin ko,
parang naging scoop yung tunog. Ewan ko lang ah. Kasi parang yun lang napansin ko, parang naging scoop siya. Pero yun yung magti-treat ng buntis. Okay. Pwede siya tanggalin eh. Pwede siya tanggalin pag nawala na to. Okay. Yan, hindi siya permanent doon. Okay. Bye. Oh, takpan mo na. Oh.